Ayaw na yung kumain. Ayaw yung makakita ng tao. Beware po mga magulang. He is or she is battling depression. Hindi natin alam yung pinagdadaanan niya sa kanyang studies. Tignan po natin, check po natin yung mga batay ko sa Pilipinas, mga magulang. Mga sa lalaki, mga sa babae, mga batay ko natin sa maybe nagbabato po yung depression. Kaya check po natin regular yung ating mga anak. Huwag ka mag-isip, bro, ano yung bata pa yung anak mo? Awareness lang po yun, awareness lang po. And number three po, ano po yung number one? Loss of courage. Number two, withdrawing from others. And number three, a feeling of worthlessness. Ako na lang, Panginoon, ang natitira, di ba? Parang wala na, lumayo siya eh. Si Elijah eh. Kala niya siya lang nag-iisa. Di ba? Huwag kang assume, pangisabi sa katabi, huwag kang assume. Di ka nag-iisa. Nandito ako, kapatid. Nandito ang Panginoon. Huwag assuming na ako nag-iisa ka na lang sa mundo. Gusto ko lang mamatay, nag-iisa na lang ako, walang nagmamahal sa akin. Huwag tayong assuming na tayo nag-iisa. Ito yung asawa mo, yung kaibigan mo, yung kapatiran, ito yung Panginoon. Hindi. Masyado tayo kasi assuming, ah, nag-iisa. Madrama sa buhay. Drama mo, eme, sabi pa ng iba, mga kabataan. Eme, may masabi lang, parang ganun. So may tinatawag din po tayo, kung may psychological depression, may tinatawag po tayo spiritual depression. So dinidiferentiate po natin, no? Iba po yung psychological, yung sinasabi po ng depression psychological, yung pinapagin natin kanina yung mga loss of appetite, hindi ka na makatulog, hindi makakain. Ano po ay spiritual depression? Dinagdag ko lang po ito sa ano na inurasan ko kung okay pa ba. So, spiritual depression generally refers to a loss of spiritual vitality and joy. In terms of Christianity, experiencing a spiritual depression might involve, number one, madalian na po, losing touch with your faith. Number two, forgetting God or struggling to find time for spiritual study. Wala ka ng quiet time. Number three, focusing more on past mistakes than changes you might make to do better in the future. Nakatingin ka na lang sa magawa mo dati. Hindi ka nakafocus sa present and future. Number four, make a general sense of unhappiness or melancholy. Tingnan po natin yung Psalms 42 verse 1.